Marami sa ating mga OFW ang matagal na sa ibang bansa pero wala pa rin ipon. Here are 5 OFW saving tips. Set a fixed amount of remittance. Kapapadala mo lang itong katapusan pero nangangalahati pa lang ang buwan. Nagme-message na yung nasa Pilipinas dahil ubos na daw yung padala. Familiar ba sa yung eksena ng ito? Yan ang kadalasang problema natin mga OFW. Minsan nagtataka tayo kasi kahit malaki o maliit ang padala natin sa Pilipinas, parehas lang din ang kinalalabasan. Lagi at lagi pa rin kulang. Sa atin nahirap pa kapag ipon. Sabi nga ng ilan, paano pa ako makakaipon eh sobrang liit nga ng sahod ko at kulang pa nga sa pangangailangan ko. Here are 7 effective ways para makapag-ipon tayo. Track your income and expenses. Importanteng gawin mo ang step na ito. Wala yung ipinagkaiba sa isang kumpanya o negosyo. Kung walang tracker at walang proper control ang lumalabas na pera, siguradong bankruptcy o pagkalugi ang kauuwian nito. Ganon din sa personal finances natin. B2 or Modified Pag-ibig 2 is another savings program na inio-offer ng Pag-ibig Fund sa mga miyembro nito na gusto pang madagdagan yung savings and investments nila sa pamamagitan ng pagkita ng mas mataas na dividendo. Ang kaibahan nito dun sa regular na Pag-ibig Savings account mo, hindi ito mandatory kundi voluntary. At gaya ng nabanggit natin kanina, mas malaki ang kikitain ng investment mo dito. Kahit hindi ka regular na nagbabayad sa Pag-ibig, considered as active member ka basta meron kang at least 1 contribution within the last 6 months. So why invest in MP2? Here are top 10 reasons kung bakit maganda mag-invest tayo dito. Affordability. You only need 500 pesos to start investing. Kaya of 1,000 miles begins with a single step. The same goes sa pag-iipon natin. Kahit low income, pwedeng-pwede pa rin tayong mag-start mag-ipon. Kahit pa konti-konti lang. Ang importante ay masimulan mo ito at huwag mo nang ipagpaliban. Here are 6 practical tips para makaipon tayo kahit low income. Invest in health. Magastos sa magkasakit lalo na sa panahon ngayon. Totoong-totoo yung kasabihang health is wealth. Dahil isang iglap lang ay pwedeng maubos ang iyong ipon sa hospitalization. Invest in health sa pamamagitan ng tama at masustansyang pagkain. Hindi kailangan natin noong nakaraang video na ang kahalagahan ng emergency fund. Pero magkano ba talaga dapat ang ilaan nating emergency fund? Normally, at least 3 to 6 months worth of your monthly expenses ang dapat mong itabi para sa iyong emergency fund. Dapat mong i-consider kung magkano ba yung monthly fixed expenses mo. Nagre-rent ka ba ng bahay? May existing loan ka ba na hinuhulugan monthly? May pinapaaral ka ba? Lahat yan dapat mong i-consider. Ilista mo lahat ng monthly expenses mo at kung magkano magiging total nito, i-multiply mo into 3 or 6 months. Yung magiging total, yan ang halaga ng emergency fund na kailangan mong i-build. Sa pagmayroon tayong mga allies o kaalyado para makamit natin ang ating financial success at ito ay ang mga sumusunod. Time. Financial success doesn't happen overnight. It takes time. Sabi nga sa isang popular na Chinese proverb, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. If we want to achieve financial success, we have to start saving and investing now.